Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga kapatid, at welcome na naman sa aking Munting Channel. Sa videong ito, mga kapatid, ay tuturuan ko po kayo ng isang mabisang paraan upang maging sunod-sunuran ang isang tao sa inyo habang buhay. Pero bago po tayo magpapatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga topic, ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng video ito. Salamat po sa inyo. Kailangan mo ba ng isang paraan upang maging sunod-sunuran ang isang tao sa inyo? Tama ang video na inyong pinanood sapagkat ituturo ko sa inyo kung papaano maging sunod-sunuran ang isang tao sa inyo habang buhay. Pero pinapaalala ko lang po sa inyo, mga kapatid, na gamitin lang po ito sa inyong mga partner o asawa o sa inyong katsintahan. Sa madaling salita, pagmamay-ari ninyo ang tao na inyong gagamitan nito. Huwag po itong gamitin sa pang-aagaw ng isang tao na mayroong nagmamay-ari sapagkat magkakaproblema ka sa hinaharap. Dahil malakas ang bisa ng kaparaanan ito, mga kapatid, ay magagamit po ito sa pang-aagaw. Pero hindi ko po inirekomenda sa inyo na gamitin ito sa pang-aagaw. Nang sa ganoon ay wala kang magiging problema. Ang kaparaanan pong ito, mga kapatid, ay mas maganda gawin sa una o huling Biyernes ng buwan. Pero kung hindi ninyo magagawa sa mga araw na ito, ay kahit na anong Biyernes na lamang, basta't inyo pong sisiguraduhin na buo ang inyong loob at paniniwala sa pamamaraang ito upang lubusan po ninyong makuha ang bisa nito. Simple lang ang kagamitan na inyong gagamitin sa kaparaanang ito, mga kapatid. Kailangan mo lang ng garapon na babasagin na mayroong takip. Kailangan mo din ng ihi. Ihi po na iyong pagmamay-ari. Kailangan mo din ng papel at ballpen. Sa ballpen naman po, mas maganda kung kulay pula ang inyong gagamitin. At panghuli na inyong gagamitin ay transparent na packing tape. Yan lamang po ang inyong ihahanda. Gawin na po natin ang kaparaanan, mga kapatid. Mas maganda po na gagawin ninyo ito kung wala ng araw. 6 PM po hanggang 11 PM. Narito po sa mga oras na ito ang pinakamagandang gawin ang kaparaanang ito. Huwag na huwag lang po itong gagawin kung lalagpas na ng 12 AM. Narito po ang pagsasagawa, mga kapatid. Humanap ng lugar na tahimik at walang makakaistorbo sa inyo. Una po, bago gawin ang kaparaanan, ay mag-relax po muna. Mag-inhale at exhale nang sa ganoon po ay maiwaksin ninyo ang anumang bagay na inyong iniisip. Kapag nagawa nyo na po ito, ay simula na ang kaparaanan. Una po ay buksan ang inyong garapon. Pagkatapos ay isulat po sa papel ang kanyang kumpletong pangalan. Kapag tapos na po kayo, ay balutin po ito ng transparent na packing tape. At kapag tapos na sa pagbalot ng papel na inyong pinagsulatan ng packing tape, ay ilagay po ito sa loob ng garapon. Ilapit po ang inyong bibig sa garapon at sambitin ang mga katagang ito ng 7 ulit. Magiging sunod-sunuran ka sa akin habang buhay. Yan lamang po, 7 ulit niyo pong babanggitin yan. At kapag tapos na po kayo, ay isunod ang kanyang kumpletong pangalan ng 3 ulit. Pagkatapos ay hipan
ang garapon ng pakrus. At isunod po na ilagay ang inyong ihi. Yung katamtaman lamang ang dami. At kapag tapos na po kayo, ay takpan ito. Takpan po ito ng mabuti at siguraduhin po na hindi po ito mapapasukan ng anumang tubig sapagkat ibabaon po natin ito sa lupa. Kinabukasan po sa ganap na alas 12 ng tanghali ay ibaon po ito sa lupa. Mas maganda po kung ito ay maaarawan o kita po ng araw. Huwag niyo po itong ilagay o ibaon sa ilalim ng isang punong kahoy sapagkat hindi po masyadong malakas ang bisa. Mas maganda po kung ito ay nasisinagan o ang inyong pinagbaunan ay nasisinagan ng araw. Panghabang buhay po ang bisa ng kaparaanang ito. Mawawala lang po ang bisa nito kung sakaling nabasag ang garapon na inyong pinaglagyan at natapon ang inyong ihi. O di kaya ay nahukay ang garapon at itinapon. Mabisang mabisa po ang kaparaanang ito nang sa ganoon ay magiging sunod-sunuran sa inyo ang isang tao. Pinapaalala ko po ulit ito na gawin lamang po ito para sa taong inyong minamahal o para sa inyong mga asawa at huwag po sa pang-aagaw nang sa ganoon po ay hindi kayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Sana naman po ay inyong naintindihan. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Pakishare naman po ng videong ito. Salamat po sa inyo.